Kay Derek Percy saka kay Derek June, syempre matagal nyo nang kakatrabaho si Elijah, so hindi ko na itatanong yung how is it working. Ang tanong ko na lang kay Derek Percy and Derek June, ano yung binibigay nyong payo kay Elijah, lalo na pagkatapos ng success niya sa Game Boys and of course sa Kal-El 15? Derek Percy. Ako muna? Ako muna. Hi Glenn, miss na kita. Oh, miss na rin kita, Derek. Miss ko na kayo. Oo nga eh. Si Elijah kasi, napaka-involved niya. I mean, we manage him, but at the same time, he knows what he wants. And when we talk about the projects that he wants, he has clear ideas kung ano yung mga gusto niyang gawin. And I think he also has a clear idea where he wants to see himself 5-10 years from now. And because he's serious about his craft, nandun lang kami talaga para umalalay at payuhan siya, not to lose the passion. Kasi yun yung pinaka-importante. Eh. You know, when you, pag medyo matagal ka na sa industry yung to at hindi ka na kinakabahan sa ginagawa mo, that's that time na dapat matakot ka eh. Yung pakaramdam mo, kaya mo nang gawin ng lahat at hindi ka na na-excite. Yun yung pwedeng maging downfall ng kahit sino, hindi lang artista, kundi lahat. Kabilang na tayo mga filmmakers. And so that's what we tell him, to just be very excited to stay passionate about everything that he does, kasi yun naman yung pinaka-importante. Direk Percy. Well, actually ganoon din. Ang maganda kay Elijah is coming in, he knows that una iba ang papasukin niya sa TV kumpara sa film. Tapos, he was very much aware na ang gagaling ng mga artistang kasama sa show na to. At lalong napatunayan yun na nagsimula ng mag-roll ang camera at nakita niya kung gano'ng kabilis mag-pick up ng lahat ng kasama niya. Kung iyak-iyak, kung drama-drama, yung mga nuances. Isama mo pa dyan si Derek Ricky na napakagaling. At pag nakaka-eksena niya, isang maliit na taas lang ng kilay, ang laki na nagbago sa character. Ganun ka galing eh. But he picks up on that. At yun yung, I think, trait that will help him succeed in his career, no? Kasi parang lagi siyang natututo. At lagi siyang aware na marami pa siyang matututunan sa industriya nito at marami pang magagaling na artista na pwede niyang gayahin o pwede niyang makuna ng leksyon, tularan. Ano rin siya, I think he's also medyo, di ba, alam naman natin kung gaano kalaking whirlwind ito para sa kanya kasi nagsimula ang taon na to, naka-private yung mga social media accounts niya at, di ba, he was just happy being a performer. Ngayon, biglang the spotlight is on him, tapos nangyari ito, nangyari yung award. So, medyo overwhelmed siya ng lahat ng ito. But I tell him that, you know, ganun eh, para sinabi ni June, don't lose your focus. Nandito ka bilang artista at may dahilan kung bakit ka nandito. So, basta ginagawa mo ang gusto mong gawin at tinatandaan mo kung ano yung nag-drive sa'yo, hindi ka mawawala sa landas mo.